sino kaya sa palagay nyo ang binabanggit ng Pangulong Duterte sa korrupt na presidential aspirant? Lugar ang Quezon City at City of Manila. Napakalaki pong baluarte ito. Milyon-milyon ang mga botante dyan. Okay? So, nanasa ilalim ng BBM Sara tandem. At ito pong mga local candidate na ito, pinangunahan ni Attorney Alex Lopez na City of Manila at si Mike Defensor dito sa Quezon City. Parehong malakas ang dating nila. Maliban sa baluarte ng mga Marcos supporters at loyalists, ang City of Manila at Quezon City, mayroong talagang sariling followers. Yung Lopez sa Maynila, yung 1st and 2nd district ng in buong Tondo, identify sa mga Lopez yan. At iba pang distrito sa City of Manila. At matindi ho ang galawan dyan dahil ang kalaban ni Lopez dyan hindi lang yung local candidate, pati yung incumbent mayor nagiging katunggali yan dahil partner sila. Yung grupo ni Isko Moreno. Dito naman sa Quezon City, lalong malakas din dito dahil nga ho sa Mike Defensor, taga 3rd District, at grabe yung kanyang galaw, pag-ikot, pagbibigay ng ayuda, tulong. Actually, pareha sila. Si Attorney Lopez at si Mike Defensor, pareha silang nagmo-motorcade, house to house, nagbibigay ng tulong pinansyal or tulong na pagkain, ano, at saka medicine, at kung ano mang kailangan, tabot ng kailang kakayanan. At ang mga programa nilang ang pera ng bayan ay ibabalik sa bayan. Gagastusin para sa bayan. Yan po yung maganda. So, malaking tulong ang grupo ni Alex Lopez sa Maynila at Mike Defensor sa Quezon City sa national candidate na BBM Sara. Sa akin pong nakikita. Dahil nga, milyon ang mga botante rito. At may kanya-kanya sila mga followers. So, asahan natin na lalakas ang local and national papalakas pa habang papalapit ang kampanya at hanggang sa eleksyon. Yan po yung mahalaga. Okay, at ang mga lugar na ito ay kabilang sa mga lugar sa Mega Manila na talaga hong maraming tao at organize ang mga followers at supporters ng national unity team. Okay, sa local, inuulit ko, Alex Lopez sa City of Manila for Mayor, Mike Defensor for Mayor Quezon City sa ilalim po ng BBM Sara tandem. Okay? Bahay po ay bahalang mag-comment react sa isyong ito. Pangalawa, ay ito nga pong usapin, sino ba ang presidential candidate na sinasabi ng Pangulong Kurap? At yung isa naman ay wala daw kakayanan para maging Pangulo. Ang sabi po ng Pangulo ay kanyang gagawin ito, ihahayag sa publiko dahil kanyang obligasyon ngayong panahon ng kampanya. So February 8 magsisimula na hanggang Mayo. So abangan natin, ito ba ay gagawin ng Pangulo ngayong Pebrero? O March? O April? So anytime, ibig sabihin. Alam niyo, pag ang Pangulo nagsalita, kumpleto po yan ng record at saka information. Kasi chief executive, lahat ng intelligence community, especially sa national, ay nakakarating sa kanya ang report at maging sa local. Kaya pag sinabing corrupt candidate, siguradong alam niya. At mayroon pa nga siya sinasabi na ang nagrereklamo ay mga Chinese na biktima sa sobra daw korap itong presidential candidate na ito. Alam nyo, hindi pa tinutukoy ng Pangulo kung sino. Pero kailangan pong malaman ng taong bayan. Huwag nating ibaliwala ito. Kung ito'y sinabi ng Pangulo noong nakaraan, binaliwala ng iba, ako hindi. Kaya ko ito inuulit at binabantayan kasi tayo po ay, ang programa ay pagbabago. Pag-unlad. National unity. So paano kung magkakaroon ng pag-unlad kung mayroong malalagay na corrupt presidential candidate? Diba? Ay dun ho sa 10 kandidatong presidente, ang ilan dyan ay mga wala naman sa gobyerno. Diba? Ang nasa gobyerno dyan mas marami. Okay? At syempre, kung ikaw ay wala sa gobyerno, so hindi ka involved sa graft ng corruption. Dahil wala naman pera ang gobyerno ang ginagastos ka. So ang tatamaan dyan at posibleng mabanggit ay yung mga incumbent. Diba? Ang senador, hindi ko alam mo, hindi naman ganun kalaki ang budget na mga yan. Ang kandidatong senador ang senador na kandidatong Pangulo si Pacquiao at saka si Lacson. Parehong anti-corruption. Okay?
Tapos, Vice President elected yung incumbent Vice President Lenny Robredo. Ano ba ang mga project ng Office of the Vice President? At ang isa dyan ay yung mayor ng City of Manila. Oh, yan o yung mga presidential candidate. Sino kaya ito? So inuulit ko, wala akong personalan. Ito ay ating pag-monitor. Lahat tayo nagmamalasakit sa ating bayan. Kailangang malaman ito kung ng taong bayan. Sino itong corrupt presidential candidate para huwag na nating ilagay? Kasi kung alam nating corrupt, tapos ilalagay po niya sa pwesto, aba, edi lalo magiging corrupt yan pag napwesto. Lalo na sa national, mas maraming pera doon. O maraming pera dyan, nahahawakan at kontrol ang buong gobyerno. Kung talagang corrupt, lalo kung magiging corrupt yan, maniwala kayo. Hindi naman ho yan magbabago. Kung bawa, corrupt ngayon, pag naging presidente, hindi na, nako, maniwala kayo. Mas marami ang tukso, mas marami ang pwedeng nakawin kapag nasa national government. Kaya hopefully gagawin ng Pangulo ang paghahayag para maintindihan natin at malaman natin. At saka yung sinasabi niyang walang kakayanan sa kung anong aspeto, hindi natin alam. Inuulit ko, ang Pangulo nagsabi nito, maniwala kayo hindi, meron siyang malawak na information na tatanggap. At sabi nga niya ay obligasyon niya na iparating sa bayan ito dahil presidential election ito. So abangan po ninyo. Katulad ng sinabi ko, yung ibang mga tao baka hindi nagkaka-interest ako, nagkaka-interest ako dyan. Kasi ang gusto ko rin po ay pagbabago, tuloy-tuloy. At pag nabawa, nawala, nabawasan ang korupsyon, may pag-asa tayong umunlad. Pero kung maglalagay tayo ng korup na kandidato at maging pangulo, wala na tayong pag-unlad niyan. Sila lang ang yayaman niyan. Sila lang po ang makikinabang. Gusto ba niya yun? So ating pagmalasakitan ang ating bayan. At pag ito'y tinukoy ng Pangulo, uulit-ulitin natin sa darating na mga araw. Basta tinukoy ng Pangulo kung sino. Pero kayo po ay pwede na hong mag-aral at magsuri. Sino dito sa mga presidential candidate ang posibleng corrupt? Lalo na po yung mga incumbent. Kasi kung wala ka naman sa gobyerno, inuulit ko, wala ka namang corruption dahil wala kang connection sa pera ng pamahalaan. Yung mga incumbent ang pwedeng maaaring sangkot dyan. Abangan po ninyo.